What's up mga katuhod? Ngayon, magme-maintenance tayo ng bike. So, dito muna ako sa kusina kasi wala kaming space. Itong kasi sa mga nakaraang videos ko, hindi ko pa sila na-upload kasi may ingay yung ano, yung brake pad sa likod. Yung pinalitan natin nakaraan. Tunog ano? Tunog pot-pot ni Sir Ian Howe. So ngayon, gagawin natin is kasi ang nangyayari, pag pumreno ka ng malakas, yung lever tumitigas. Yun yung nangyayari. Mostly sa downhill. Pagdating ko sa downhill, tumitigas yung preno. So ang gagawin natin ngayon is try natin i-bleed tapos tanggal natin yung brake pads. Ito, may nabili akong bleed kit sa Lazada. Ito, separate ko siya nabili. Ito yung Sagmit na mineral oil. Bawas na siya kasi nagamit ko na siya sa harap. Ayan, syringe. Tapos yung lock. Ang tingin ko kasi may hangin siya sa loob. May bubbles yung ano, yung hydraulic brake sa likod kasi okay naman siya katagalan. Nangyayari lang siya pag pumipreno ka ng malakas. First step natin is kailangan natin i-level to. Itong hydraulic brake para makabit natin tong cup. Yan, so nalulugan na natin yung shifter tsaka yung hydraulic brake. So, i-move lang natin siyang ganyan, pangat na ganyan, para mag-level. Tapos, higpitan ulit natin. Okay, tapos ito, tanggalin natin to. Itong screw na to. So, dito natin ikakabit yung cup na to. So guys, kung magtatanggal pala kayo nito, ingat kayo kasi meron tong o-ring. Ayan, may o-ring yan. So, dapat hindi ito mawawala. Okay. And then, kapit na natin ito. Okay. Bale kasi dito mapupunta yung mga mineral oil na pupush natin. So, ang mangyayari kasi, ipupush natin gamit yung syringe. Yung mineral, gamit yung syringe na to, pupush natin yung mineral oil sa baba, packet dito. So, para walang bubbles. And then, dito naman sa baba, ito. May rubber siya dito. Dito natin isasalpak yung syringe mamaya. Tanggalin lang natin siya. Safe naman yan kasi ito yung screw niyan. Pag nilawag, walang tatagas dito pag tinanggal natin to kasi secured naman siya through this screw. Ayan. Okay. Tapos ito. Ito yung stopper. Papasok lang natin siya dito. So, ganito. Ang procedure natin dito is isasalpak natin to dito. Okay guys, ngayon kukuha tayo ng mineral oil. Siguro konti lang yung sabihin natin ganda lang karami. One. Kasi ang gagawin lang naman natin is mag alis ng bubbles eh. So konting-konting oil lang yung kailangan natin dito.
Tapos, ikakapit na natin siya rito. Ito. Ayan. Okay. So, bago pala natin siya ikabit, make sure na wala siyang bubbles. So, ayan. Sasawa ko nito ang tumapon. Yan, so papasok ko natin siya dito. Ayan. So ngayon, luluwagan na natin to. Tip lang guys ha, hindi natin to aalisin, hindi natin aalisin yung screw, luluwagan lang natin to. Yan guys, so ipupush na natin siya. Hinila ko pala to para makuha yung, tinry ko kung makukuha ko yung hangin mula dito. So ang daming ang bubbles na lumabas, ayun may hangin siya. Ayun may hangin, hinila ko. So push ulit natin para umangat yung bubbles dito. Ngayon, tingnan natin dito. Alisin na natin dito. Tayo. Kailangan natin pitik-pitikin yung line. Yan. Okay, so after natin ilabas yung oil dito, after natin ma-bleed yung oil, lalak na natin yung lalak na ulit natin to, ipit na ulit natin to bago natin alisin tong syringe. Bago natin ito takpan, punasan muna natin siya ng tissue na may alcohol. Para hindi tumulo yung oil sa disc brake natin. Kasi pag tumulo yan, makakontaminate yung disc brake natin. Yeah.
dito pala guys. Ito yung silbi nito. Lagay natin siya dito sa gitna bago natin tanggalin. Kita yung gano'n siya kabili. Kaso kayo mamaya. And then, bago natin ibalik yung screw dito sa hydraulic brake natin, siguraduhin natin na nandito pa rin yung ano, yung o-ring. Kasi ito yung nagsisil. Ayan, nabalik na natin yung takip. Pinasa lang natin siya ng machinery alcohol. Ngayon, para ma-align natin yung caliper sa gitna, luluwagan lang natin ito. Luluwagan lang ito kanina. Nabuga na siya, diba? Tapos, ihigpitan ulit natin. Habang hinihigpitan natin, kailangan nakahiga tayo sa lever. Okay. So, nahigpitan na ulit natin siya. Hindi ko na nakunan kasi hindi ko kayang higpitan siya ng isang kamay lang habang nakahiga dun sa lever. Ayan. Lilinisin din natin itong rings. Itong rotor. Ay, lilinisin natin itong rotor with alcohol para hindi siya makontaminate.